Sabi yung hamog, oh. Ayun, oh. Kitang-kita niya naman. Sobrang pagi. Ayan, mahamog na umaga. Yung tipong kakahatid mo lang sa mga bata, tapos tumawag yung school kasi yung isang anak mo is may hindi maganda yung pakiramdam. Pipikapin mo na agad si Rizzy kasi nga raw masama yung kanyang pakiramdam. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Can you turn that on? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitip, makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Norbit Mountain. Okay, nandiyan na si Baby Clarice. What happened, Ate Rizzy? I go to school and then my tummy started hurting. Are you feeling better na? Kinda. Oh, don't cry na. We're going home na, okay? Kailangan mong sunduin siya, lalo na pag tumawag yung school. You have to pick her up or i-pick up mo yung kid mo. Regardless kung anong ginagawa mo. Alright, look at this weather. It's just around 5 o'clock in the afternoon. So it's not the usual weather na meron kami ngayon. Sobrang weird. Pero okay na rin yan. Parang pakiramdam ko March na kasi yung ganitong weather, plus 7, tapos hindi pa lumulubog yung araw, mga mid February to first week to second week of March. Okay, so habang naantay ko itong uminit yung sasakyan, there's just breaking news. Kung nabalitaan nyo, yung British Columbia na nag-announce na ngayon. We are pausing approvals for the next 2 years of any new post-secondary institutions looking to enroll international students. Na no more international student for the next 2 years sa kanila. Maybe because maraming international student or marami ang mga estudyante na nasa British Columbia na naging international student. And right now, as you can see, change is coming. Meron sila ngayong program ngayon or kaka-announce lang na they're not accepting international student. And for that reason, kung nag-announce ng British Columbia, I'm not so sure. Baka sumunod na yung Ontario. I'm not so sure. It really depends on the flow, or it really depends dun sa dami ng estudyante na nag-apply. And that, I think that is part of their program to lessen at least 34% yung mga international student. So, change is coming, maraming ganyan, and yung IRCC when it comes to immigration dito sa Canada, pabago-bago, walang kasiguraduhan sa ngayon, kaya right now hindi ko pa alam ko talaga kung ano yung pwedeng mangyari, but again, true to the experience of others, yan, dyan tayo matututo, dyan ako makakukuha ng mga idea, and as of now, maraming tourist din na nandito sa Manitoba, at may kanya-kanya silang diskarte ngayon, especially yung nagbago yung change, nag-change or especially nung nag-change yung sa IRCC when it comes to international student, may kanya-kanya silang diskarte. It's another good day. Ayan, nag-umpisa ng lumiwanag ulit. Marami dito mga tourist na nasa Canada ngayon, especially dito rin sa Manitoba. Yung mga tourist na yon, mga relatives ng mga PR or mga citizen na nandito dito, na yun yung ginawa nilang pathway at nagbabalak na makakuha ng lamia at makapag-apply ng work permit converting to permanent resident. Pero nagiging problema ngayon is sobrang laki or sobrang dami ng competition when it comes of looking for a work dito ngayon sa Manitoba. Kaya naman yung mga ibang mga tourist dito gumagawa ng iba't ibang diskarte. So right now, meron akong isang kakilala na based on their experience to, kakilala na talagang ito yung ginagawa nila ngayon na sinusubukan nila. So dito kasi sa Manitoba right now, pwede ka nang makakuha ng driver's license. So with the driver's license, kahit na tourist ka, pwede kang makakuha ng driver's license provided
na merong kang alam ko merong tatlong requirements. First requirement is merong kang account sa bangko. Second, merong kang pwedeng maipakita na proof na nagrerenta ka ng apartment or merong kang binabayaran dito as a utilities. Not really utilities but yung ano na ano ng renta ng bahay or yan sabi ko nga sa inyo yung lease, nagli-lease ka ng bahay or nagrerenta ka, isa sa mga requirement 'yon. At syempre yung guarantor. Guarantor, nakakilala ka nila within almost 6 months na nandito ka na sa Manitoba. Yan, pwede yan. Sino yung mga guarantor na yan? Yan yung mga doctor, pharmacist, yung nasa members of the parliament, or basta isa sa mga nakalista doon is yung mga guarantor para makakuha ka ng driver's license. Yan, isa yan sa mga requirements. At yung kaibigan natin na kumukuha or nagpa-process ng ganung paraan ngayon, isa sa mga gagawin niya is that kukuha raw siya ng driver's license, mag-aaral siya or magti-training siya as a truck driver, tapos mag-a-apply siya ng trabaho as sa truck driving. So isa yon sa pwede nyo maging option, kasi sa totoo lang maraming kailangan na truck drivers dito sa Manitoba, and yung mga company na nag-hire ng mga truck drivers, potentially meron yung mga lamia, kasi hindi naman lahat ng tao or hindi naman lahat ng nandito sa Manitoba is pwede maging truck driver, kasi merong mga licensing yan, and yun yung dapat na ipasa. Isa rin sa isang diskarte rin na ginagawa ng isang kakilala natin dito sa Manitoba is yung tourist siya rito pero nag-aaral siya ng healthcare aid. So again, healthcare aid yung pinag-aaralan niya, papasok naman siya sa healthcare field na kung saan ang healthcare system naman dito or yung healthcare work is maraming trabaho, hindi yan nababakante. So marami ring agency na nag-hire ng mga not really tourists but mga permanent resident or Canadian citizen sa industry ng healthcare aid or healthcare system. So yung inaral nung isa nating kakilala na si Axel, healthcare aid yung inaral niya para makakuha ng at least trabaho sa healthcare system. And as you all know, meron din mga program dito when it comes sa healthcare system na marahil pwede rin makapagbigay sa kanya ng lamia para ma-convert yung tourist to work permit. So again, maraming mga paraan, lalo na ngayon ang dami ng diskarte na pwede nyong gawin, pero syempre yung ibang mga tourist hindi naman nila sasabihin yan kaagad sa inyo, kasi nga kailangan muna nilang ma-prove na yung pathway na gagawin nila is magiging effective para sa kanila. Siyempre, as I mentioned nga rin before, dapat isikreto mo muna yung mga plano mo. Kasi minsan may mga tao na negatibo na nakapaligid sa'yo na pwedeng ma-jinx. So yun yung ginagawa nila ngayon. And hopefully yung pathway na gagawin nila is maging effective. And yan yung isa, yan yung mga mangilan-ngilan na mga paraan ng mga Pilipino na nandito sa ngayon sa Manitoba na dumidiskarte at lumalaban. Siyempre, marami rin, hindi lang mga Pinoy ang gumagawa niyan, marami rin mga international or ibang mga nationality ang sumusubok sa ganyang paraan. Marami dito ang mga tourist ngayon, and isa sa mga nakausap ko, yung pinakamatagal na nakausap ko na nag-tourist dito sa Manitoba, it's more than 2 years ng tourist dito, pero hanggang ngayon naghahanap pa rin ng lamia, naghahanap pa rin ng employer na pwedeng magbigay sa kanya ng lamia para ma-convert sa work permit. Saan ba si Aisha?